na siya mga sir, mga lords. So kung nakikita niya, diba, yun o, may kidlat. Ibig sabihin, nagcha-charge yun. So, what's up mga sir, mga lords? So, magandang gabi sa atin lahat. So, bali, gabi na ngayon, 8 p.m. na ng gabi. So, bali, naisipan ko kasing gumawa ng video. So, yung video natin ngayon mga sir, mga lords, sa patungkol to sa pag-wiring. So, ano ba yung iwa-wiring natin mga sir, mga lord? So, tulad na nakikita nyo sa harap na, sa harap nyo ngayon. So, may may battery, then may cellphone, may USB cord, then may cellphone, at cellphone holder. So, bali yung tutorial natin ngayon mga sir, mga lord, is ituturo ko sa inyo kung paano ba ikabit ang cellphone holder na to sa ating mga motor. Sa bali, ituturo ko lang sa inyo mga pops kung paano ang tamang paglalagay nito. Kasi mga sir, mga lods, hindi nyo naman kailangan pa ng mechanical or dalhin pa sa mga kasa yung ating mga motor para nang ipagkabit yung cellphone holder na nabibili natin sa mga online. So, yun nga mga sir, mga lords. So, bali, tuturo ko sa inyo kung paano ba ito i-connect sa ating motor. So, napakadali lang mga sir, mga lords. Hindi siya mahirap hanggat susundan nyo yung sinasabi ko at tatapusin nyo yung video na to. So, yun mga sir, mga lords. So, sisimulan na natin kung paano ba yung pagtatapo or pagkoconnect ito sa ating motor. So, baka natin to simulan mga sir, mga lords. So, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, so please subscribe at i-click nyo na din yung notification bell sa tabi niya at i-like and share na din yung video natin mga sir, mga lords. At mag-comment na din kayo dyan sa comment section sa baba kung sakaling may mga gusto kayong itanong o ipa-tutorial patungkol sa mga wiring or patungkol sa pag-aayos sa ating mga motor. So yun nga mga sir, mga lords. So simulan na natin. So, ayun nga mga sir, mga lord. So, ang unang gagawin natin is ito yung cellphone holder with charger. So, bali ito yung tutorial natin is paano ba ikabit yung cellphone holder na may charger. So, paano ba siya iwa-wiring doon sa ating motor para gumana yung kanyang charging system. So, madali lang yan mga sir, mga lord. Kasi kung titingnan nyo yung wire ng ating cellphone holder is dalawa lang. So, walang masyadong gagawin. Napakasimple lang. So, dalawa lang kulay black, pure black at saka pure red. So, saba natin ito i-coconnect kapag doon na sa ating motor. So, since hindi ko na i-tutorial sa inyo doon sa motor mga sir, mga lods, dito na lang tayo sa, dito ko na lang gagawin sa battery. Basta sundan nyo lang kung ano yung mga sinasabi ko mga sir, mga lords, para makuha nyo kung paano to ikabit sa ating mga motor. So, bali, ang gagawin muna natin mga pops, bali, tatanggalin ko muna to, itong socket na to, para pwede kong ipakita sa inyo kung paano siya ikabit. So, tatanggalin ko muna yun mga sir, mga lords. So, ayun nga mga sir, mga lords, so, natanggal ko na yung socket niya. So, ngayon, sisimulan na natin yung tutorial kung paano ba siya ikabit. So, asensya na kayo mga sir, mga lods, sa kung medyo magulo yung pagka-video natin kasi wala tayong taga-hawak sa camera. So, yun nga mga sir, mga lods, sa ganito lang kasimple. So, since battery yung ginagamit natin ngayon, so, yung dalawang wire na ito ng mga pops, so, na sinabi ko kanina, yung kulay black is negative, yung kulay red is positive.
So ngayon mga sir, mga nodes, ang gagawin mo lang is i-tap mo lang siya sa negative at saka sa positive. So una yung positive, tatap natin. So before nga pala mga sir, mga nodes, so itetest muna natin kung gumagana ba yung battery. So dyan, test light natin. Itetest natin. So yun, so gumagana nga. So ngayon, itatap natin. Ilagay natin ito yung positive. So ilagay natin dyan. Then ito naman yung negative. Yan. So maya-maya lang mga sir, mga lods, ipapaliwanag ko sa inyo kung sa motor na to ikakabit. Kaya sabi ko madali lang to. So kung sa motor na siya nakakabit, madali na. So yun. So nakakabit na, nakatap na. So ngayon titignan natin kung gumagana. Dapat kasi kung nakatap siya yung negative sa negative, yung positive sa positive, dapat iilaw na yung ating USB charger. Yun doon sa cellphone holder. So ngayon titignan natin kung umiilaw ba. So yan, umiilaw nga siya. So papatayin ko yung flash. So di ba mga sir, mga lods, umiilaw siya. So ibig sabihin, goods na yung connection ng ating cellphone holder. So ganun lang siya kadali mga sir, mga lods, na ikabit. So ibig sabihin, kapag ikabit natin to sa ating motor, ang gagawin lang natin, hanapin natin yung ground at saka kung saan natin siya ilalagay yung positive. Kasi yung ground, kahit sa body ground lang, pwede mo na siyang itap. Ngayon, itetesting natin mga sir, mga lods, kung gumagana ba yung cellphone holder na nabili natin. So, nandito yung USB cord. So, isasaksak ko muna. So, ayun mga sir, mga lods, nakasaksak na siya. So, ngayon naman, kunin natin yung cellphone at i-charge natin kung gumagana ba. So, isasaksak natin. Nakahirap talaga pag walang tagahawak. So, ayan, saksak natin. So, isasaksak ko muna mga sir, mga lods, ha? Kasi medyo mahirap siya isaksak. So, yun nga mga sir, mga lods. So, naisaksak na natin, di ba? So, nandito yung cellphone. Yan, gumagana siya. So, sinaksak na natin yan. So, gumagana siya mga sir, mga lods. So, kung nakikita niya, di ba? Yan, oh. May kidlat. Ibig sabihin, nagcha-charge yun. So, kung gusto niyo talaga makita, mga sir, na gumagana siya. So, tatanggalin ko, mga sir. So, i-off natin. Then, tanggalin natin yung negative dito. Yan. So, di ba? Nabuhay siya. So, ngayon, itatap naman natin. Then, magcha-charge siya. O, di ba? So, ibig sabihin, mga sir, mga lods, goods yung connection. So, tama yung maayos yung cellphone holder na nabili natin. So, paano nga ba siya i-connect sa ating motor? So, mga sir, mga lods, madali lang. Ipa-flash ko lang sa screen yung mga wire na dapat nyong yung mga wiring connection kung saan kayo dapat mag-tap ng negative at saka positive. So, kung sa motor natin ito ikakabit mga sir, mga lods, kailangan dapat ikabit nyo siya. Yung positive dapat ikakabit nyo sa accessories wire. So, bakit ba sa accessories wire? Para nang sa ganun mga sir, mga lods, gumagana lang siya kapag nakasusi. Kasi kung itatap nyo agad sa battery mga sir, mga lods, ang tendency niyan, kahit hindi pa nakasusi yung motor, is gumagana na yung cellphone holder natin or yung charger natin sa holder. So, dapat itatap natin siya sa accessories wire ng ating motor. So, ano ba yung accessories wire ng ating motor? So, halimbawa, kung ang motor mo is Honda, yung accessories wire niya is kulay black. Pure black. Kung ang motor mo naman ay Yamaha, ang accessories wire ng motor mo is kulay light brown. Kung ang motor mo naman ay Kawasaki, so ganun din, kulay light brown. Kung ang motor mo naman ay Suzuki, ang kulay niyan is kulay orange.
So doon tayo magtatap ng ating positive wire, itong red wire, doon natin itatap sa accessories wire. Then ito namang kulay green, kayo na bahala kung saan nyo ikakabit. Mas importante sa ground siya. So yung ground naman ng Honda, mga sir, mga lords, ipapash ko lang sa screen. Ang kulay niyan is kulay green. So sa Yamaha naman is kulay black. Tapos sa Kawasaki naman is kulay black na may stripe na yellow. And then same as sa Suzuki is kulay black na may stripe na white ata. So iti-check ko lang, sir, mga lord. So dyan lang sa screen ipa-flash ko yung bawat connection. So dyan lang kayo magtatap, mga sir, mga lords. Kapag sundan nyo lang yung sinasabi ko, so 100% gagana yung cellphone holder nyo kapag kinabit nyo na sa inyong mga motor yung kanyang charging or charger. So yun lang, mga sir, mga lord. So sana may natutunan kayo dito sa ating video. Sana may nakuha kayong aral or kaalaman kung paano ba i-wiring itong cellphone holder with charger sa ating mga motor. So di nyo na kailangan pang pumunta sa mga shop para magpakabit lang. Kayang-kaya na natin itong gawin kahit tayo lang. So wala namang mahirap sa pag-wiring, mga sir, mga lords, hanggat alam nyo yung bawat connection ng inyong mga motor at alam nyo yung color coding ng bawat wiring sa inyong mga motor. So yun lang, mga sir, mga lords. So ingat-ingat lang sa pag-wiring at ride safe palagi. So yun lang, maraming salamat at peace out.